Shoutout tayo mga idol sa lahat ng mga Solid Mars Side supporter. Shoutout sa ating mga member na sina Idol Marvin Maliveran, Ava Tender, Luz Paul, Matt Miraboyno, Miss Miami Laurel, Ate Bing Batingber, Ate Sai, Jubanix, sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga OFW sa buong mundo na tinitiis ang hirap para sa kanilang mga pamilya. Mabuhay po kayo mga idol. Shoutout din kay Amadio Flores, Ruby Velasco, Ima Santiago, Pam Sanders, Chief Alejandro, sa lahat ng mga nagmamahal sa ating channel. Pakisupport na din at pakisubscribe ang isa nating YouTube channel na nag-upload ng mga compilation sa Di Katakutan Stories at Marky TV. Pati na rin ang YouTube channel ng aking kapatid, Ang Palatandaan. Meron po tayong big live streaming this coming September mga idol. 1 year anniversary yan sa ating channel. May mga pag-games pa rin tayo at mga big prizes. Sa mga gustong mag-sponsor, may Gmail account ako sa comment section na ilalagay para makapag-message kayo. Maraming salamat sa patuloy na pagmamahal at pagsuporta sa ating channel mga idol. Kailangan na magpalipas muna ng ilang araw at palipasin ang kaguluhan dito sa Isla ng Walog. Plano ng Mayor, pupunta muna ito sa Isla ng Mabuhay, doon sa kanyang isang kasamahan na si Don Manolo. Doon muna ito magtatago. Mukhang delikado na ang kanilang sitwasyon dahil sa mga rebelde. Sadyang malakas ang mga ito at hindi nila kaya kahit na may mga kasama pa silang mga albularyo at antinggero. Nauna nang pinalikas ng mayor ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at mga anak doon sa isla ng Mabuhay. Ang hindi alam ng mayor, nasa paligid na ng kanyang bahay ang mga rebelde. Buong pwersa ang mga ito kasama ang mga aswang nagabunan para tapusin na ang mayor at ang mga tauhan nito. Habang sina Arturo, nang matapos na nito ang mga ginawang orasyon at ritual, dahan-dahan na lumapit ang mga ito sa bakod ng bahay ng mayor habang sinipat-sipat ang mga nakabantay. Malapit na ang katapusan ng mayor. Ang mga kakamping kunsyel nila Arturo, kapitan, kasama si Tatay Leroy, nagpadala na ang mga ito ng sulat sa mga punong pulis para maibigay ang mga ebidensya at madakip na itong si Mayor Antonio. Hindi pwede doon sa mga pulis sa Isla ng Walog dahil karamihan sa mga ito ay galamay ng mayor. Ilang sandali nang makita nila Arturo ang mga nakabantay doon sa likod, suminyas na ito kay Abner at Uroa. Agad na tumalon itong si Abner sa itaas ng puno ng kahoy at agad na pinana nito ang puno na nasa harapang bahagi ng bahay ng mayor. Hudyat ito para umatake na sila. Kaya agad na humanda ang grupo nila Tatay Legaspi at ng mga aswang. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak kaagad ang apat na mga nakabantay sa likod ng bahay nang tamaan ang mga ito ng palaso galing kay Uroa at Abner. Kasunod na bumagsak ang tatlong natitirang bantay nang biglang umigpaw itong si Hidalgo at Arturo at mabilis nilang inatake ang mga ito. Tinagpas agad ni Hidalgo ang liig nung isa at hinablot ni Arturo ang dalawa. Iniuntog ang ulo sa pader nung isa at pinagkakalmot sa dibdib ang isa pa. 5 minuto lang patay na
ang lahat ng mga nakabantay sa likod ng bahay. Pumasok na sa bakod si Arturo kasama ang grupo ng misyonaryo. Nakatayo ang mga ito at nakatitig doon sa bahay ng mayor. Sabi ni Arturo, may mga albularyo na kasama ang mayor at malalakas ang mga ito. Kayo na ang bahala, Malik, Uroa, Lucas. Habang sa harap, agad na napatay nila Tatalukay, Maya, Lita at Mario ang anim na nakabantay doon. Bumulag ta agad ang mga ito at hindi na gumagalaw. Nakapasok na din sa loob ng bakod ang grupo nila Tatay Ligaspi, Tatay Pilo at Tatalukay. Hawak na ng mga ito ang mga baril at mga itak habang nakahanda na din ang mga aswang. Nakatuwad na ang mga ito habang umaangil at umaalulong. Sa pagkakataong ito, nagising na ang mga nasa loob ng bahay, pati na itong si Mayor Antonio. Nagkagulo agad ang mga ito at takot na takot. Nang sumilip ang mayor sa bintana, kita niya ang mga rebuilde na nakapalibot na sa kanyang bahay, pati na rin ang mga aswang nagabunan. Napayuko ang mayor habang nag-iisip ito sa gagawin. Mukhang wala nang ibang paraan kundi lumaban sa mga rebuilde, patay na kung patay. Kinuha agad ng mga ito ang kanilang mga armas, pati na ang apat na mga albularyo at dalawang antinggiro. Agad na kinuha ang mga taglay na agimat at nag-uusal na ng mga orasyon. Sabi nung isang albularyo, Mayor, may mga kasama silang mga malalakas ang mga kaalaman at kakayahan sa orasyon. Napatigil sa pag-uusap ang mga ito nang marinig nila ang sunod-sunod na putok galing sa mga baril nila Tatay Ligaspi. Pinagbabaril na nito ang bahay ng mayor at naghanap na ng mapapasukan. Ang mga aswang naman, tumatalon na ang mga ito sa dingding at bubong ng bahay para makapasok. Pero si Arturo, doon ito dumaan sa pinto sa likod ng bahay. Sinipa ito ni Arturo at pagkatapos, mabilis na gumulong papasok. May mga nakabantay na doon na mga tauhan ng mayor, pero walang magawa ang mga ito sa bilis ni Arturo. Hinablot ni Arturo ang isa at ibinagsak agad sa sahig. At pagkatapos, inabot ng mga kalmot ang tatlo pang tauhan ng mayor. Agad din na sumunod sina Abner at Nonoy at pinag-aatake na ang mga kalaban. Bumagsak agad ang dalawa nang tamaan ito ng pana ni Abner at patay din ang isa nang pagkakalmutin ito ni Nonoy. Pumasok na din agad sina Malik, Uroha, Hidalgo, Lucas at Leo at pinag-aatake na ang mga tauhan ng mayor na nasa loob. Lumalaban naman ang mga ito sa kanila, pero agad na napatumbalang ang mga ito nila Arturo. Mabilis na umibis sina Lucas, Malik at Uroha at agad na nag-uusal ng mga orasyon ang mga ito para maharangan ang mga gagawing orasyon ng mga albularyong kalaban nila. Nakaakyat na sila sa ikalawang palapag ng bahay ng mayor, pati ang mga aswang nagabunan. Nakapasok na din ang mga ito sa bahay ng mayor kasama sina Tatay Ligaspi, Tatay Pilo at Tatalukay. Galit na galit ang mga aswang na inatake ang mga tauhan ng mayor. Umaangil ang mga ito habang pinagkakalmot ang mga kalaban. Sina Malik naman, Uroa, Lucas, kasama sina Arturo, Abner, Leo, Hidalgo at Supremo, nakaharap nila ang mga antinggiro at mga albularyo. Labanan ng lakas
at mga orasyon. Itong si Tatalukay, hinahanap nito ang mayor. Gusto ng pinuno ng mga aswang na siya mismo ang papatay kay Mayor Antonio. Makalipas lamang ang ilang minuto, marami na ang nakabulagta ng mga tauhan ng mayor, hanggang sa mapatay na nila ang lahat ng mga ito, maliban lamang sa mga albularyo at mga antinggero na buong tapang na lumaban sa kanila. Nagawa ng mga ito na sugatan itong si Uroha at Leo. Pero napatay na din nila Arturo ang dalawa sa mga ito, hanggang sa sumuko na ang mga natitirang dalawang albularyo at antinggero. Hindi nila kaya ang mga kakayahan nila Malik, Uroha at Lucas sa mga orasyon. At kahit naggamit ng mga antinggero ang mga agimat at mabilis lang inatake ng mga taga hawak ang mga itak nito, napatumba pa rin agad sila ni Arturo, Abner, Hidalgo at Supremo. May mga sugat ang dalawang antinggero habang nakahiga sa sahig. Sa kabilang banda, nakatayo lang sa kanyang kwarto itong si Mayor Antonio. Parang alam na niya ang kahinatnan ng labanan. Hawak nito ang baril at nakatutok na sa kanyang sintido. Nang mahagilap naman ni Tatalukay ang kwarto ng mayor, agad itong pumasok sa loob, habang si Arturo agad na sumunod ito sa kanya para hanapin din ang mayor. Nadatnan ni Tatalukay ang mayor na nakatayo na sa may bintana, nakaharap sa kanya at handa ng kalabitin ang armas na nakatutok sa sintido nito. Napatigil itong si Tatalukay. Sabi ng mayor, "Ikaw pala, Lukay. Gusto mo akong patayin, di ba? Pero hindi mo ito magagawa dahil ako na mismo ang tatapos sa aking buhay. Demonyo ka, Mayor. Pinatay mo ang aming mga kasamahan." Ang sagot naman ng matandang aswang, tumawa lang ang mayor. At pagkatapos, kinalabit na nito ang hawak na baril. Nawala na ng pag-asa si Mayor Antonio. Ayaw niyang mahuli ng mga rebelde, at lalo na ayaw niyang makulong. Kung matatalo man siya, tatapusin na lang niya ang kanyang buhay. Patawad na lang sa kanyang mga anak at asawa. Ilang sandali, umaalingaw ang putok. Pero napatingin si Mayor Antonio sa hawak niyang baril at sa taong nasa kanyang likuran. Hinarangan ito ng palad ang bala na galing sa kanyang baril. Napalingon ito at ang sabi ng mayor, "Sino ka? Bakit mo ito ginawa?" "Ako si Arturo, Mayor Antonio. Hindi pa ngayon ang oras ng iyong katapusan. Pagbayaran mo muna sa kulungan ang mga kasamaan mo." Pero dahil sa galit nitong si Tatalukay, mabilis itong umigpaw at sinalakay na ang mayor. Pinagkakalmot ito ng pinuno ng mga aswang. Nahila naman agad ni Arturo si Mayor Antonio at itinulak ito sa sulok. Agad naman na hinawakan ito ni Abner at inagaw ang dalang baril. "Tatalukay, tama na," ang sabi ni Arturo, at hawak na niya ang kamay ng aswang. "Tagumpay na tayo sa ating misyon, Tatalukay. Hindi pwedeng patayin natin ang mayor ngayon dahil nakapagpadala na ng sulat ang mga kakampi natin na kunsyal at kapitan kasama si Tatay Leroy. Kailangan na maiharap natin ang mayor sa mga pulis.
malakas ang ating mga ebidensya. Kaya sigurado tayong makukulong ang isang ito. Napatitig sa kanya si Tatalukay habang namumula ang mga mata sa galit. Pagkatapos, unti-unti itong huminahon. Patawad Arturo. At lumabas na ito ng kwarto. Agad na iginapos nila ang mayor at iniligpit nila ang lahat ng mga bangkay. Ipaalam nila ito agad sa konsyal at kapitan para sila na ang bahala sa mga ito, pati na sa mayor.